Nasunog ang isang pampasaherong bus na gagarahe na sana sa Naga City. Ang driver muntik matrap kaya sa bintana na ng bus lumundag. Nasa frontline ng balita niyan si Jenny Dongon. Napatigil ang mga motorista na makita ang nangangalit na sunog na lumamon sa isang pampasaherong bus sa Naga City kahapon. Sa gitna ng sunog, maririnig pa ang ilang pagsabog. Sa laki ng apoy, bahagyaring nadamay ang dalawang sari-sari store na nasa gilid lang ng bus. Sa imbestigasyon ng mga bumbero, pag-arahin na sa San Fernando ang bus para ipaayos ang aircon nito nang bigla itong magliyab. Nung napunta na siya doon, parang may bigla daw nag-spark yung pumayipas yung likod ng bus niya. Pag tingin niya sa likod, isunog na yung kortina. Agad-agad yung mga itinabi niya yung bus din sa may malapit sa dalawang sari-sari store. Tingin siya ng tuloy. Mabuti na lang at mag-isa lang driver sa loob ng bus, kaya't walang ibang nadamay sa insidente. Muntik namang matrap sa loob ang driver, kaya't sa bintana na siya lumusot. Pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil hindi agad nakalapit ang mga bumbero. Nagkandabuhol kasi ang trapiko sa lugar dahil sa sunog. Sa pagsusuri naman ng mga bumbero, lumalabas na electrical ang sanhi ng sunog. Tinignan namin yun, ma'am, sinuturo niyang part ng bus na kung saan nagliyab. Nasa wiring din din talaga siya, ma'am, yung air conditioning unit. Yun siya mag-umpisa. Napag-alaman din na may kalumaan na ang bus na nasunog. Aabot naman sa 300,000 pesos ang pinsalang iniwan nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.